So magandang araw, magandang hapon, magandang gabi. Depende ho yan sa time zone ng ating lugar at sang sulok man tayo ng ating mundo. Sana'y sa mabuti tayo, nakalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Sa makababayan nating OFW at makababayan natin na nandyan sa Pilipinas, babang palang araw sa ating lahat. Okay, so makababayan ko, well, tuloy-tuloy lang tayo sa ating pabalita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling informations na ipapakalat ng mga fake news peddlers, ng mga anti-Marcos, lalong-lalo na ng mga fentanyl ng mga vloggers, makababayan. Yes, dapat silang sasagutin. Bakit? Kasi paghahayaan na sila na lagi pong naninira araw-araw kay PBM at sa Marcos Mass Session, sa katakala, makababayan, ang kalang mga paninira ay maging totoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sasagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At syempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube. Pero bibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat, makababayan, and a happy Saturday sa ating lahat. Okay, so before to mag-start, makababayan, well, syempre, as usual, i-check muna natin kung sino pa yung nakapasok sa ating top 5 commenters doon sa ating last vlog. At sino pa yung tinatawag po ng mga keyboard warriors, makababayan. At nandito sa listahan, ang nanguna po, si Ma'am Maria Midasiplon. Mersiyang 47 lahat ng mga comments. Nandiyan rin po si Lori Mamawag. Mersiyang 36 lahat ng mga comments. You Sir, mersiyang 26 na mga comments. Shane Sibal, mersiyang 23 na comments. And Iing Gimentisa, mersiyang 22 lahat ng mga comments. Again, sa kasamas po sa ating mga Cambridge Warriors o yung mga nakapasok po ng ating top 5 commenters. At syempre, pasalamatan din po natin ang mga viewers natin po na mga silent dito sa ating channel. At lalong-lalo na, tigasamas po sa ating mga viewers na lagi pong nagla-like, lagi pong nagsishare ng ating mga video dito po sa ating channel, makababayan. Thank you! Tigasamas! And also, syempre, i-acknowledge po natin ang ating po mga channel members. Nandyan po sila si Eva Punsalan, Pusong Inami, Edmond Castillejo, Barbara Butler, Lia Ann, Gold Digger, Samuel Membrado, Cosmo Defender, Fizz Calante, Rasette Ruel, and Bia Bibar. Pasalamatan rin po natin ang nabigay sa atin ng super thanks or pangkalamansi ni Sir Ivan. Thank you so much kay Ma'am Livina Carbonell. Nabigay sa atin ng 50 pesos. Thank you so much. And also, thank you so much kay Ma'am Priscilla Ramel. Nabigay sa atin ng 5 US dollar. And also, thank you so much kay Sir Rolando Domingo. Nabigay sa atin ng 5 US dollar. Thank you. Thank you so much. Siyempre, i-greet rin po natin ang ating pong mga Erla Birds. Nandyan sila si Ma'am Marquez Hernandez from North Carolina, USA. Happy birthday daw sa kanyang my one and only husband na si Abdullah. Happy, have a birthday. That is greetings from Maricres Hernandez. Nandiyan rin po kasama natin si Gemma Ramirez, Elsie Adaman, Bele Chu, Rose Guevara, Ribaya Edith, Ismar Carduna from Singapore. Nandiyan rin po si Nonoy Foreign Hills from Mandawi City, Cebu. Hi to June Kuan, Jingle Angs. Hi to Eduardo Cartera, Lucky 707. Nandiyan rin po si Biyahi ni AJTV from South Korea. Hi to Floripigo Mapak and Margarita Figaro. At syempre, i-greet po natin ang ating po mga legends, sa ating po mga senior citizen na nandito po sa ating channel. Thank you so much. And also sa ating po mga kababayan pong mga Marcos Loyalist. Thank you so much. Mga nandito rin po ating mga kababayan pong mga matitino po ng mga DDS. At saka yung mga kababayan natin po ng mga Pinklawan or yung mga Dilawan. And also, thank you so much, syempre, doon po sa ating mga viewers na mga bagong subscribers. Welcome sa ating channel. Okay, so, makakabahan ko, kumustang lahat? How are you today? Well, I missed you already. Hey! Na-miss ko rin po yung mga haters natin dito sa ating channel. I love you all. Alam nyo, kaabayan, pag-usapan nga pala natin, ito kasi yung mga gunggong po, itong mga DBS na mga vlogger, nakatawa naman kasi. Mukhang kulang yata sa research, makaabayan, kasi nga binas na dito at ipinihala dito si PBM. Kasi daw, pagdating po ni PBM, doon po sa Amerika, makaabayan, para po sa trilateral summit meeting niya, doon po sa Amerika, pati po sa Japanese Prime Minister, makaabayan, kay Kishida. Ang sabi nila,
Natatawa sila, mga kaabayan, bakit daw hindi binigyan dito ng seremony na 19-gun salute si PBM. Yan po ang kanilang paninira ngayon, mga kaabayan. Napapansin nyo ba na halos lahat po ng mga vlog ngayon ng mga DBS, ipinahinla si PBM ng katawan ng mga kaabayan. Hindi daw welcome, mga kaabayan. Hindi daw welcome si PBM doon. Mamaya, isasampil natin sa kala ang ebidensya, mga kaabayan. And also, pag-usapan rin po natin, kasi nga diba si Digong kahapon, makaabayan, nagsalita na siya dito tungkol po doon sa alis po na gentleman's agreement between po ni Digong at saka ni Xi Jinping, makaabayan. Pero yan po ay parang ginulo niya, makaabayan. Diba sinabi ko kahapon na statement po na ilabas po ni FPRD ay parang ginulo niya, makaabayan. Kombinasyon dito po ni sa sinabi po ni Sal Panelo at saka sinabi rin po dito ni Rocky, makaabayan. Diba sabi ko yung kahapon, kasi nga gin-merge niya lahat. Diba ang sabi po ni Rocky, meron pong gentleman's agreement. Ang sabi po ni Sal Panelo, wala daw, makaabayan. So kaya kinumbine ho yan ni FPRD para hindi po dito mahalata, para hindi dito masabi po ng kanyang mga alipores na merong nilaglag sa dalawa niyo, makaabayan. Diba? Ang sabi niya, merodang sinabi ang China sa kanila at dapat daw susundin, pero wala daw gentleman's agreement, makaabayan. So dito, talagang natawa dito ang taong bayan, kasi nga sa tono po ni FPRD, mukhang takot na takot talaga siya dito po sa taga China, makaabayan. So naging tuta siya dito. So in short story, makaabayan, mukha dito ang sabi po ni Digong na nagbigyan lang dito ng rules kaagad po ang China without the consent po sa government officials dyan po sa Pilipinas, makaabayan. So sinunod lang po yan ni Digong kasi siya ay takot na takot, makaabayan. Pero alam nyo ba, sinupalpal siya ng taga-China. Kasi nga after po doon sa kanyang press con, makaabayan, di ba nagsalita kaagad po ang taga-China na iginiit nila na meron po talagang gentleman's agreement between po ng Pilipinas at saka ng China, makaabayan. So mamaya pag-usapan natin yan, kasi nga alam nyo po, nakatawa kasi dito, meron rin po kasing sinabi si Senator Amy Marcos tungkol doon sa pagbisita ni BBM doon po sa Amerika, makaabayan. Kasi sabi niya, bakit daw pinili ni BBM ang Amerika, makaabayan. And also, pag-usapan rin po natin, kasi nga ito pong mga gunggong neto, lalong-lalo na ito si Jason sa makaabayan, mukha talagang walang alam eh. Mukha talagang adik. Mukhang adik talaga eh. Walang alam, makaabayan. Kasi nga, nung umatakip po dito si KLC, kilala ba natin si KLC, makaabayan? Si Chrisette Loretchua. Kasi siya dito yung isa po sa napakalat na nakahiya daw yung pagpunta po ni BBM doon po sa Amerika, makaabayan. Pero yan rin po sinakyan ni Jason sa at meron po siyang dinagda, makaabayan. So mamaya, sagutin natin sila. Kasi nga, kapag hayaan natin sila, ang kanilang mga tirada dito kay PBM, ang kanilang paninira dito kay PBM at pamamahiya dito kay PBM, maging totoo yan sa mata ng ibang tao, makaabayan. So dapat natin silang i-debunk. Okay? So but before that, siyempre, well, dito muna tayo po sa good news na kung saan ipapakita ko sa inyo ang plano po ng gobyerno natin tungkol dito po sa Nutriban, makaabayan. Kasi nga yung nakasanayan natin po na Nutriban, i-enhance pa po yan. Dito po, meron kasing ginawa dito na research ang DOST at saka ang good news dito, makaabayan. Kasi nga ang San Miguel Corporation, si Ramon Ang, magbibigay dito ng fundings para po sa research ng taga DOST, makaabayan. So for more details, let's watch this. Nakipagsanib persa ang Department of Science and Technology sa pribadong kumpanya ng pagkain para lumikha ng mas masustansyang recipe ng Nutriban. Yan ang ulat ni Rod Lagusay. Ang Nutriban o Nutrition in a Bun ay isang fortified bread o tinapay na unang ipinamahagi sa mga bata noong dekada 70 bilang bahagi ng school feeding program sa bansa upang matugunan ang problema sa malnutrisyon ng mga kabataan. Naging programa ito ng United States Agency for International Development o USAID mula 1971 hanggang 1997. Nakalauna ipinatupad bilang programang pangnutrisyon ng pamahalaan upang mabawasan ang pagkabansot ng mga bata. Ngayon, mas pinabuti pa ito ng Food and Nutrition Research Institute ng Department of Science and Technology. Sa Enhanced Nutriban, taglay nito ang calories, energy source na kailangan para sa blood circulation, respiration at cell repair.
protein para sa tissue repair at maging sa metabolic responses, iron na mahalaga sa bodily growth at development, at vitamin A para sa malinaw na mata at immunity. At ngayon, nagkasundo ang DOST FNRI at San Miguel Foods para sa standard formulation ng Nutriban na gagamitin sa feeding programs ng pamahalaan. Ito'y upang masiguro ang kalusugan ng mga kabataan sa buong bansa. Because there were some observations, one, na minsan yung quality ng formulation, yung mixing, hindi pare-pareho all over the country. No? And also, syempre, to make available to those who are interested to also bake their own pan, kailangan talaga ng standardized na mixture ang ating mga Nutriban na binibigay sa ating mga kabataan para masigurado na of quality yung ginagamit. Anya, mula sa formulation na meron ng FNRI ang pagbabasehan dito, na ngayon ay may sweet potato at carrot. Dagdag ng kalihim sa pamamagitan ng kasunduan, mas marami na ang maaring makagawa ng Nutriban gamit ang standard formulation nito. Ayon naman kay San Miguel Corporation President and CEO Ramon Ang, maglalaan ng pondo ang San Miguel Foods sa research ng FNRI na makakatulong na makapagatid ang nararapat na nutrient o sustansya sa mga bata. Dagdag pa ni Ang, sa pamamagitan ng research and development ng FNRI, technical know-how at production capability ng kanilang kumpanya, makakatulong ito sa pag-atid ng nutrisyon lalo na sa mga batang nasa mahihirap na mga komunidad. Especially for the kids whose nutrition, whose health is very critical during in the school age level. That's why the Inas Nutriban was formulated, is to address the malnutrition. But of course, there should be many other types of food as well, but the Nutriban is also being used in the school feeding program. Ayon pa sa kagawaran, dahil dito, mas maraming Pilipino na ngayon ang magkakaroon ng access sa masustansyang tinapay. Alam niyo mga kabayan, talagang hangang ko dito kay Ramon Ang. Totoo lang, talagang makabayan po dito si Ramon Ang makabayan, no? Correct if I'm wrong. Kasi nga dito, talagang todo supporta siya dito sa gobyerno natin. So yan po siya ay isang role model po ng ating po mga business tycoons dyan po sa Pilipinas. So siya po ay role model makabayan, okay? So thank you so much po kay Ramon Ang. Hand salute yan galing po kay Sir Ivan. Pero makabayan, may napansin na po ako na sana babaguhin po natin itong ganito po na estilo. Kasi nga, napansin niyo po doon po sa Nutriban makabayan, meron kasing nakalagay doon na mukha po ni Senator Amy Marcos. Yan kasi po ang ginagamit ng mga anti-Marcos na kung saan bakit daw nilalagay yung mga mukha po ng mga politiko makabayan. Isamantala po yun, itong Nutriban, I know na ito po yung programa po ng mga private sector at saka joint forces to ng gobyerno natin. Pero sana lang po i-practice natin. In a way, malayo pa naman po yung election makabayan. So sana hindi natin po lagyan ng mukha natin. Okay na po siguro, mayroong pangalan, pero mukha makabayan, sana hindi na po lagay. Okay ba ang aking suggestion makabayan, di ba? Kasi nga, gagamitin ho yan ng mga anti-Marcos. Alam nyo na po, sensitibo sila makabayan. Naghanap lagi sila ng mga ikakapampanira dito kay PBM. So anyways, for the makabayan, pag-uusapan natin yung pong pagbunta po ni PBM doon po sa Amerika para po sa trilateral meeting makabayan. So ano ba ang benepisyo natin na makuha dito o ano ba yung makukuha po na tulong from the America makabayan? So for more details, let's watch this. Inanunsyo ni US President Joe Biden ang paglulunsad ng economic corridor sa Pilipinas. Ito po'y nangangalugan ng mas maraming pamumuhunan at trabaho para sa mga Pilipino. Nagbabalik si Alan Francisco. Kapayapaan at pag-unlad sa Indo-Pacific region. Yan ang sinusulong ng mga bansang Pilipinas, Estados Unidos at Japan matapos ang trilateral meeting na ginanap sa White House kahapon. Sa pulong ay nangako si na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., US President Joe Biden at Japanese Prime Minister Fumio Kishida na poprotektahan ng Indo-Pacific region. Facing the complex challenges of our time requires concerted efforts on everyone's part, a dedication to a common purpose, and an unwavering commitment to the rules-based international order. This is a meeting that looks ahead. Ayon kay Pangulong Marcos, oportunidad din aniya ang summit upang matukoy ang kanilang mga plano para sa ikagaganda ng rehiyon at kung paano ito makakamit ng nagkakaisa. Sabi naman ni President Biden, nakabatay ang partnership ng tatlong bansa
sa pagkataguyod ng isang Indo-Pacific na malaya, bukas, maunlad at ligtas. When we stand as one, we're able to forge a better future for all. And that's what this new trilat is all about, in my view. Building a better future for people across the Indo-Pacific and quite frankly, beyond, around the world. Tuloy naman ang pagibigay diin ni Prime Minister Kishida sa layunin ng kanilang gobyerno na palakasin ang ugnayan nito sa Pilipinas at Amerika. Naniniwala ang tatlong leader na simula pa lang ang pulong ng nagkakaisang hakbang para tugunan ang mga mahirap na isyong kinaharap ng rehiyon. Today's historic summit is a culmination of several preparatory engagements between our foreign ministries, our national security advisors, and our vice ministers, as well as the conduct of trilateral maritime exercises and joint development cooperation. Si Biden, muli ring binigyang diin ang mas matatag na alyansa ng Amerika sa Pilipinas. And I want to be clear, the United States defense commitments to Japan and to the Philippines are ironclad. They're ironclad. As I've said before, any attack on Philippine aircraft, vessels, or armed forces in the South China Sea would invoke our mutual defense treaty. Karagdagang trabaho at pamumuhunan din ang ipinangako ni President Biden kay Pangulong Marcos. Ayon kay President Biden, mangyayari yan sa tulong ng paglulunsad nila ng tinatawag na Economic Corridor sa Pilipinas. I'm proud to announce we're launching an economic corridor in the Philippines as part of the G7's Partnership for Global Infrastructure and Investment. This is the first corridor in the Indo-Pacific. It means more jobs for people across the entire region. It means more investment in sectors critical to our future. Clean energy, ports, railroads, agriculture, and much more. Ang Luzon Corridor ay inaasang magkukonekta sa Subic Bay, Clark, Manila, at Batangas. Kaya kasama sa proyektong ito ang investment sa mga pantalan, tulay, clean energy at iba pa. Subic, Clark, Manila, Batangas railway system that will provide connectivity for goods and people. Talking to my counterparts, yes, from Japan and the US, I feel very optimistic that something concrete will come out of this discussion. Nangako rin ng US at Japan na tutulong sa Pilipinas sa pag-develop ng teknolohiya at ng pag-asanay sa mga talents sa pamamagitan ng pag-usulong ng Semiconductor Workforce Development Initiative, kung saan ang mga estudyante sa Pilipinas ay makatatanggap ng world-class training sa mga nangungunang universidad sa Amerika at Japan. Maglalaan din ng nasa $8 million ang USA at Japan para sa Open Radio Access Network Academy na nakabase sa Maynila. Magsasagawa rin ang tatlong leader ng Presidential Trade and Investment Mission sa Pilipinas at higit sa $1 billion na US investments ang isusuporta sa innovation economy ng Pilipinas at sa clean energy transition. Nagpasalamat din si Pangulong Marcos sa official development assistance ng Japan. Mani naman ang papuri mula sa mga mambabatas sa tilang business groups ang bakikilahok ni Pangulong Marcos Jr. sa makasaysayang trilateral summit sa Amerika. Iyan ang ulat ni Mela Lesmoras. Kumpiyansa ang liderato ng Kamara na maghahatid ng iba't ibang benepisyo para sa Pilipinas ang naging pakikilahok ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa makasaysayang trilateral summit sa Amerika kasama sina US President Joe Biden at Japanese Prime Minister Fumio Kishida. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez na bahagi ng delegasyon ng Pilipinas doon, tiyak na mas lalakas pa ang defense posture ng bansa lalo na pagdating sa West Philippine Sea dahil sa suporta ng Japan at Amerika. Anya, maganda rin ang maidudulot ng summit para sa pagpapanatili ng seguridad at kaayusan sa rehiyon. Kahapon, bago ang trilateral meeting, isang bagong panukala pa ang inihain sa Senado ng Amerika na nagtutulak sa pagpapaigting ng US-Philippines Alliance sa pamamagitan ng pagpapalawak ng security assistance ng Amerika sa Pilipinas. Ikinalugod naman ito ni Romualdez at kung tuluyang maisa sa batas, malakian niya ang maitutulong nito sa AFP Modernization Program. Sa sidelines naman ng summit, nakapulong din ni Pangulong Marcos ang mga opisyal ng tech giant na Google, gayon din ang mga opisyal ng international firm na UltraSafe Nuclear Corporation, pati na rin ang Japan Chamber of Commerce and Industry.
Mga usapin ukol sa investments, digitalization at economic growth ang pangunahing natalakay rito. Ayon kay House Assistant Majority Leader Zia Alonto Adjong, ikinalulugod nila ang mga hakbang ng administrasyon para ibayo pang mapalago ang bansa at maisulong ang kapayapaan, kaayusan at kaunlaran sa Indo-Pacific region. Sa isang press conference sa Quezon City, sinabi ng ilang business groups na umaasa rin silang maganda ang maibubunga sa bansa ng panibagong biyahe sa Amerika ng administrasyon. Well, I hope when they start talking, they would raise the issue that detractors of coconut, they say that should declare on the label allergens, which is not fair. There's always hope every time the president visits another country. So there's always the hope that our leaders will be able to promote traditional Philippine products, so lalo-lalo na yung coconut. We're actually looking forward to that Philippine-US bilateral dialogue on coconut. Sa ilalim ng bagong Pilipinas, umaasa ang iba't ibang sektor na magtutuloy-tuloy pa ang ibayong pag-unlad ng bansa. Okay, so doon po sa mga nagsasabi na yung pagpunta po ni PBM, pagbisita ni PBM doon sa Amerika, walang kwenta na makakabayan, nakatawa naman. Nakahiya naman. Ako talaga nahiya sa kanilang makakabayan, no? Kasi nga dito, walang, mga walang alam at ayaw kasi nila na uunlad po ang bansang Pilipinas, makakabayan. Buti pa nga yung ibang mga leader, buti pa yung ibang mga grupo, mga karaniwang tao, excited sila na tuwing ano, sa tuwing daw na pumunta po sa ibang lugar si PBM, magkaroon dito ng working visit or state visit, sila po yung napaka-optimistic, makakabayan, at saka talagang napaka-excited kung ano ba yung ano, maibabaon po ni PBM paway po sa Pilipinas, makakabayan, di ba? Pero ito po kasi mga gunggong na mga DBS na mga vlogger, nakakahiya na, makakabayan. Pero before po natin ano, ididibang po ang kanilang claim dito na nakakahiya daw yung pagpunta po ni PBM doon po sa ano, doon po sa Amerika, makakabayan, kasi daw hindi binigyan dito ng 19 gun salute si PBM. Before that, ipapakita ko muna sa inyo kung ano ba yun ditong ano ba dito yung masasabi ni Senator Amy Marcos sa pagpunta po ni PBM doon po sa Amerika, makakabayan. So for more details, let's watch this. Itong pagkiling sa isang superpower, ika nga, laban sa isa pang superpower ay hindi makakabuti para sa Pilipinas. Maiipit tayo sa dalawang dambuhalang bansa na maliit lang tayong bansa, hindi tayo dapat sumasama dito sa mga geopolitical games. Itong mga tension nila, hindi naman tayo kasangkot dyan, hindi naman tayo nakikiaway. Bakit tayong inuobliga na pumili? Aminin ko, nagtataka ako kasi hindi rin yan ang stand ng tatay ko. At ang aking ama, pareho ni Presidente Duterte, talagang itinataguyod yung independent foreign policy. At eto nga, parang masyado tayong kumikiling sa Amerikano. Huwag tayong magpapagamit, huwag tayong kakampe, huwag tayong pipili. Wala naman tayong kaaway. Bakit tayo makikipag-away sa China? Para kay Senadora Amy, hindi dapat kinakalaban ang China. Wow! Nakatawa naman. Sabi niya, makakabayan, hindi na tayo inoobliga na mamili. At hindi na dapat natin po awayin yung China, makakabayan. Diba sa tono niya, talagang maka-China siya. At gusto kasi niya na ang kanyang kapatid po, si PBM, ang pipiliin yung China, makakabayan. Tsaka hindi naman tayo naghahanap po dito ng gulo. Hindi pa tayo naghahanap dito ng gera, makakabayan. Kasi daw sabi niya, parang ano, parang nag-audio kasi ito ng aggression. Yung ginagawa daw ni PBM, baka daw makagera, makakabayan. Wala po nang gigera or wala pong gusto na magkagera. Ang ipinaglaban po ni PBM, ipinaglaban niya yung ate pong karapatan dyan po sa West Philippine Sea, makakabayan. At saka sino ba ito ng aaway? Di ba ang China, makakabayan? Napaka-agresibo po ng China dyan sa West Philippine Sea. At saka, ano ba, rumisbak ba ang Pilipinas sa taga-China? During po na ano na pinag-water cannon tayo o anumang mga ginagamit ito na mga pang-harassment ng taga-China dyan sa West Philippine Sea, tayo pa ay rumisbak, makakabayan. Di ba wala? Tsaka sasabihin niya dito, hindi daw dapat awayin ang taga-China. Ang China po ang aaway po sa atin. Ipinaglalaban lang po ni PBM ang ating pong teritoryo. Diba? So ngayon, pag-uusapan natin, makakabayan. Ito pong post po ni Crisette Laurita Cho na kung saan meron ang favoritism. Kasi ang post niya, makakabayan, sabi niya,
Both Japan Prime Minister Kishida and Philippines President Marcos are in the U.S. for a trilateral summit with Biden because of the U.S. worry over China's dominance in the region. Sabi dito, only Kishida was met with a 19-gun salute upon his arrival. Only Kishida was given a state dinner, given a lengthy face-to-face time with Biden, and also given time and opportunity to speak to a joint session in the U.S. Congress. Biden and his wife, Jill, also took Kishida on a personal dinner at a fancy restaurant in Washington. The United States didn't give PBBM any of that. O hindi talaga yan binigay po kay PBBM, kababayan. Walang 19-gun salute at saka pati po yung dinner na kasama po yung asawa po ni Biden, makabayan. Nan, wala, zero. So dito po ipinakita po ni Chrisette yung pagdating po ni PBBM na kung saan ang sumundo sa kanya yung ambassador, makabayan, at iba rin po mga kabinete ng taga US. Samantala pong si Prime Minister Kishida ay na-meet niya si Jill pati rin po si Biden, makabayan. At yan rin po'y sinakyan kaagad ni Jason Sa. Ang sabi niya, napanood mo ba yung arrival sa Washington DC ni na PM Yoshida ng Japan at President Marcos ng Pilipinas? Yung isa may full military and diplomatic honors, may pabanda at may pasabit pa ng bulaklak yung mag-asawa. Yung isa parang dumating lang yung pinatawag na alalay sa Hacienda Americano de Los Islas in Pacifico Mundo. In fairness, sinundo naman ng driver at ng pinsan na embahador. Ayaw kong ilagay ang litrato dito kasi baka mainsulto o mainis yung misis ng dakilang amboy. Okay, so hindi nila alam, makaabayan. Ito kasi yung problema ng mga DBS, hindi kasi marunong po umintindi at saka hindi marunong po mag-research, makaabayan. Ang pinunta kasi dyan ni PBBM, iba po kasi na official business, makaabayan. Ang ibig sabihin, siya po pumunta doon para po sa trilateral meeting. Samantala, ang pinunta po dyan ni PM Kishida ay isang official working state visit, makaabayan. Yan po ang pagkakaiba. Ang kay Kishida, a state visit, ang kay PBBM, meeting, makaabayan, or official working na meeting dyan po sa Amerika. Yan po pagkaiba. Pero last year, makaabayan, noong nagkaroon po si PBBM ng official state visit sa Amerika, binigyan sa dito ng 19-gun salute na ceremony. At ito po ang ating ebidensya, makaabayan. Ladies and gentlemen, taking the reviewing stand is the reviewing official for today's ceremony, His Excellency Ferdinand Romualdez Marcos Jr., President of the Republic of the Philippines. Diba? Ebidensya. Dapat isampal natin yan sa kanila, makaabayan. Kasi hindi marunong mag-research at hindi nila aalamin kung bakit po hindi nabigyan dito si PBBM ng 19-gun salute during po sa trilateral meeting po doon sa Amerika, makaabayan. Nakatawa talaga Kulang sa research ability yung gungong na yon, kasi gusto lang dito ipapahiya po si PBBM, makaabayan. Hindi po mapapahiya si PBBM. Lalong-lalo na doon po sa mga taong may alam, makaabayan. So lamang po ang may alam. Ang mga DBS, kulang po sa kaalaman. Nakatawa naman. At saka meron po nagsabi, bakit hindi ko dapat panonoodin po yung iba mga DBS na mga vlogger, makaabayan? Yung po ang iba mga DBS na mga vlogger, mga fake news, yun. Mga fake news peddlers yun. At saka lagi silang nadidebunk natin, makaabayan. Okay, so dahil po napag-usapan natin po itong si Jason Sa, well, lubos-lubosin natin, makaabayan. Kasi nga, ito pong si Jason Sa, meron po siyang na-post po kasunod, mga kaabayan, kasunod. Kasi gusto na itong ipapahiya po si PBBM. Ang next niya na-post, ito po, sabi niya, "Ang sabi mo, Mr. President, horrified ka bago ka tumulak pa USA. Pero apo bungit, 2023 pa, ay ikaw na mismo ang nagsabing kinansila mo na lahat ng anumang kasunduan pinasok sa nakaraan. Naglibog ko ni mo, sir." Sabi niya, "Naguguluhan ako sa iyo, sir. Parang ang lakas ng amats mo, chief.
Sino ba dito yung lakas ang amats? Sino ba dito ang mukhang adik, makabayan? Si PABM o si Jason Sa? Sabi niya na guluhan daw siya. Kasi bakit daw sinabi po ni PABM na horrified siya dito po sa nangyari na merong agreement between po ng China at saka kay Digong, makabayan? Di ba sabi ho yan, i-recap lang po natin. Di ba sinabi po ni PABM, I'm not aware of any such arrangement or agreement that the Philippines will remove from its territory its ship. In this case, the BRP Sierra Madre from the Ayungin Shoal. And let me go further. If there does exist such an agreement, I rescind that agreement now. So parang in-stop kagad niya, makabayan, kung mayroong agreement na nangyari. Pero itong kasing si Jason Sa, hindi niya inintindi kung bakit po nasabi ni BBM na horrified siya sa nangyari, makabayan. Kung mayroong mang agreement or mayroong talagang agreement na nangyari po kay Digong at saka dito po sa China, kasi yan po'y kinumpirma ng taga China, makabayan, na mayroong talagang agreement na nangyari. Kaya nga nasabi ho yan ni BBM na siya po'y horrified. Talagang talagang nakatakot niya, makabayan. Talagang nakakapanindig po balahibo. Totoo ba yan, horrified? Nakapanindig balahibo. So tama lang po ang sinabi po ni PABM. Kasi hindi kasi maganda. Bakit? Bakit ba kailangan natin po nahingi dito ng authority doon sa China every time na meron tayong gustong gawin dyan po sa West Philippines, si makabayan? Unang-una, atin po ang lugar na yan. Atin po ang teritoryo na yan, makabayan. Bakit pa tayo hingi doon ng authority sa taga-China? Yan kasi ang hindi naintindihan dito ni Jason sa makabayan. Mukhang itang nasobrahan niya tayo sa pagka-addict. Kasi ang kanyang amo, addict, makabayan. Addict po sa fentanyl. Nakatawa naman. So dito po, makabayan, ipapakita ko rin po sa inyo. Kasi nga, yung taga-China, nagsalita na po at saka kitang-kita natin dito itong si Digong nilaglag po ng taga-China, makabayan. So for more details, let's watch this. Nagkasundo ang Pilipinas, Amerika at Japan sa pagpapahayag ng pagkabahala kaugnay sa patuloy na pambubuli ng China sa West Philippine Sea. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. Itinanggi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na pumasok sa isang gentleman's agreement ang kanyang administrasyon sa isyu ng West Philippine Sea. Pero inamin niyang nagka-status ko noon upang maiwasan ang anumang sigalot. Ibig sabihin, walang anumang magiging pagkilos ang Pilipinas at China na magdudulot ng tensyon. Pero ang China Foreign Ministry iginiit na nagkaroon sila ng kasunduan ng Administrasyong Duterte. At ngayon, nilabag daw ng Pilipinas ang kasunduan at patuloy sa pagdadala ng construction materials sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Una nang sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na walang dokumento ang tinawag pa niyang nakakilabot na kasunduan at kung mayroon man, hindi ito kikilalanin. Para sa isang eksperto, illegal ang anumang kasunduan patungkol sa ating teritoryo. That agreement, kung totoo man na merong agreement pero hindi written, that is in violation of the Philippine Constitution and the violation of the UN Convention on the Law of the Sea and a violation of the 2016 Arbitral Award. Ano ho yung claim natin dyan? Yung claim natin dyan is ang fact na siya po, ang Second Famous Shoal po ay located within our 200 nautical mile EEZ. Meaning, we have the exclusive rights to exploit and explore for resources and also the exclusive right to build artificial structures. So, kung mag-decide man ang Pilipinas na we reinforce that vessel and maybe build a structure on top of it, that's within our rights under international law. Samantala, malaki ang may tutulong ng nagpapatuloy na trilateral summit sa pagitan ng Pilipinas, US at Japan. Ayon kay Ordaniel, kabilang na rito ang usapin patungkol sa tensyon sa West Philippine Sea kung saan naglabas ng joint statement ang tatlong bansa na itinuturing nilang serious concern ang patuloy na ginagawang harassment ng China. Kamakailan din lamang ay magkakasama ang tatlong bansa, pati na ang Australia, sa kauna-unahang multilateral maritime cooperative activity sa West Philippine Sea. Ayon naman kay Ordaniel, dapat na panay-panayin ang ganitong mga aktibidad kasama ang iba pang kaalyadong bansa sa harap na rin ito ng anyay gray zone coercion na ginagawa ng China. We maintain our presence and effective jurisdiction sa mga areas na ito kahit na may mga ganung mga activities ang China. In other words, di tayo mapasuko by default dahil nga
nagkulang dahil nagkulang sa barko or nagkulang sa fuel or nagkulang sa resolve. So I think more maritime cooperative activities like what happened recently should be done with the United States and our other important partners like Japan and Australia. Okay, so dito po sa paglaglag ng taga-China makahabayan, dito kay Digong, napahiya si Digong makahabayan. Di ba kung nakita niyo po yung press ko niya kagabi, nagmura siya makahabayan. Minura niya si PBM kasi nga napakalaman dito na meron talagang agreement na nangyari po between sa kanya at saka ng China makahabayan at saka bakit yan sinikreto. So baka merong magkaano dyan makahabayan, magkaano. Alam niyo po dito po sa nangyari diyan po sa China makahabayan at saka dito po sa gentleman's agreement ni PRRD at saka doon po kayo no kay sa presidente po ng China makahabayan, dito na din po nakita kung sino to po yung taong makabayan at may meron pong pangmamahal sa ating bansa makahabayan. Kung if I'm wrong, diyan po natin nakikita. Asa diyan rin po natin po nahubaran ang totoong pagkatao po ng mga Duterte makahabayan. And not just Duterte, ilan rin po ng mga personalidad at saka yung mga grupo na talagang nakikita natin dito kung saan sila ito pumanig makahabayan, maka pro-China. So thank you. Talagang napapasalamat ko makahabayan no, sa nangyari dito na okay na ho yan na na-brought up na po itong issue po tungkol dyan sa West Philippine Sea kasi napag-alaman natin dito na meron pong sikretong nangyayari, ito pong or ginawa, ito pong si Digong at saka yung taga-China makahabayan. Pero at least sinabi na po dito nang taga-China na totoo po na merong gentleman's agreement. Pero yan po'y pilit ni Digong na ano na pinasinungalingan makahabayan. Wala daw nangyaring agreement. Nakakapagtaka, ito pong si Digong kung nandyan pa ba siya sa kanyang, ano, sa kanyang pag-iisip makahabayan, no? Pabalintong-balintong. Baka bukas nga, iba na po ang kanyang sasibin makahabayan. Di ba? Nakatawa talaga eh. Yan kasi po ang epekto kapag masobrahan ka sa fentanyl makahabayan. Minumura niya si PBM. At saka sabi pa nga niya na ikaw, PI o putang, alam niyo na po yan, hindi ka nakatapos. Hanggang second year college ka lang. Alam niyo ba makahabay, ito parang bata talaga eh. Kasi kapag ma-corner na siya, itong tao na to, itong si Digong, kapag makita natin dito na siya po nito'y dihado makahabayan, saka feeling niya na siya po'y napahiya dito, binobrought up niya yung issue po doon po sa ano sa parang, di ba sabi niya makahabayan, na ano daw na special diploma ang nakuha daw ni PBM doon po sa Oxford. Naalala ba natin yan? Di ba yan po lagi ang sinasabi po ng mga anti-Marcos na si PBM daw hindi daw nakatapos po ng college kundi second year college din daw itong si PBM. Sabi pa nga nila na special lang daw na diploma ang nakuha daw ni PBM doon po sa Oxford makahabayan. Well, sasakyan ko siya. Sasakyan ko itong si Digong makahabayan kasi nga yan, ginbrut up na ako niya para sa akin kung sabi man nila hindi po nakatapos po ng college si PBM at saka sabi niya lagi daw ang bangag, gumagamit na ng polboron at saka wala daw sa matitunong kaisipan makahabayan. Well, pipiliin ko na po yung ganyan. Kaysa pipiliin ko po ito pong isang attorney, napakasinungaling at saka handa niyang ipagbili po, ibinta po ang ating teritoryo dyan sa Pilipinas para lang makahabayan gagawin daw na province of China ang Mindanao. At ito po ang ating ibilin sa makahabayan. Dito po sa video na to, makikita natin kung sino talaga dito ang may pagmamahal sa ating bayan. For more details, let's watch this. Gusto ninyo, gawin na ninyo kaming province, Fujian, pati Philippine province of China. Di wala tayong problem. Ako ay Pilipino, ang tuloy mahal ka. For 82 years on, our nation remains confronted with novel challenges in varying forms and degrees, but with the same existential impact. Some portend clear and present threats to our sovereign rights, and in fact have already caused physical harm to our people. Ang mga ito ay hindi katanggap-tanggap, hindi makakatwiran o makatarungan, lalo na sa panahon ito ng payapang pakikipag-ugnayan ng mga bansa. Naway magsilbing inspirasyon ng mga kaganapan noong 1942 at ang tagumpay natin noong 1945 sa ating lahat.
gayon din sa ating kabataan at sa mga ating susunod na salila. Tulad ng pinamalas ng ating mga dakilang ninuno, hindi tayo dapat magpasupil at magpaapi, lalo na sa loob ng ating sariling bakura. O diba? Sino rito ang may malasakit po sa bansa natin, mga kabayan? Si Digong ba o si PBM? Correct or I'm wrong? Please comment down below, mga kabayan, kung ano po ang inyong mga opinion. Gusto ko rin pong mabasa ang inyong mga comment, mga kabayan. Diba? Nakatawa talaga eh. Sila kasi naging puuna nila itong si Digong. Kahit alam po ng mga DBS, ng mga vlogger, ng mga anti-Marcos po, ng mga supporter, lalo na doon po sa mga gunggong, mga kabayan, mga kwanggol talaga, okay lang sa kanila, kahit pa ang ginawa dito ni Digong ay mali na, makabayan. At saka talagang nakakatawa ho yan. At saka yan po ay pangit, makabayan. Diba? Pipiliin ko talaga itong ginawa po ni BBM. At yung ito pong meeting ni BBM doon po sa taga-Amerika at saka ng taga-Japan, malaking tulong ho yan sa ating bansa, makabayan. Okay? So, but before that, siyempre, isa tama natin. Nandyan po si Oscar Dacilio. Hi to Tess Gatmarin Mix TV. Nandiyan, ishadar po natin si user from Pulumulok, South Cotabato. Nandiyan po si Anisita Petroni. Hi to Yolanda Quintino, Emmy Sarino. Nandiyan po si Mary Jane Tan, Andrea Giong, Rodelin Tan, Genuin RC. Hi to Maria Cristina F. Manimbao. Nandiyan po si Romana Manuel, Sonia Darnayla. Ishadar po natin si Maria Lau. Hi to Ninita Floro, Leonardo Stelliero, Rales Carlinga. Nandiyan po si user OFW from Hong Kong. Hi to Rodolfo Rabor ng Tansa Cavite, Jimson and Regine ng Cute Cebu City. And also hi to Wilma Malabanan. Nandiyan po si Conrado Barion. At saka shoutout daw sa kanyang ate na si Carmelita Barion from Australia. Hi to Margarita Alunar. Isahin rin natin, mga kabayan. So nandiyan po si Francisco Suarez. Hi to user. Sabi niya ishoutout daw ang pamilya Miranda na nandiyan sa Buen Mar, Santulan, Pasig. Hi to Evelyn Garcia, Jelen Cason, Linda Lim, Chico Aspernito, Nono Vlogs, Clarita Calongue, Toto Remember, and hi to Idasin Swat, Ansing Val, and hi to Verna Bellaferte. Okay, so ipapakita ko sa inyo, mga kabayan, ito pong vlog po ni Attorney Claire, kasi nga dito talagang mapapahiya po itong si Digong, mga kabayan. So for more details, let's watch this. Parang gusto niya nga iiwas eh. Pero inamin niya na lang partner na meron niyang usapan, status quo is the word. Mm-hmm. As is where is. Mm-hmm. Ano yung dinatnan yun na? Okay? So, lumalabas partner, pag as is where is, pumayag talaga siya. Oo. Na walang magkukumpuni. Walang mag-aayos. Mm-mm. Walang galawan. Diba? Hindi kayo po pwedeng gumawa ng aktibidad dyan. Mm. At kami din dito, hindi din namin po pwedeng gumawa ng aktibidad. Hindi namin pwedeng galawin ng Sierra Madre. Mm-mm. So, ganun lang yun. So, inamin niya yun, partner. No. So, in other words, partner, ang katwiran niya is, kung gagalaw siya, hindi magiging maganda. Oo. Pwedeng mangyari. Diba? Ang laging tinutumbok ng utak ni dating Pangulong Duterte, gera. Mm-mm. Na kapag kumunti tayo ng konti, kapag ka kapag kinundin na natin kahit sa words lang, ang dating is laging gera. Mm-hmm. So alam mo, for 6 years partner, doon na focus yung utak natin eh. Alam mo, nagkaroon ng mind conditioning na kapag ka tayo ay tinalaban natin yung kagustuhan ng China, gera. Mm. Diba, partner? Na I think, hindi eh. Kasi kahit ngayon, si PBBM, hindi naman yun yung gusto. Oo. Lahat naman, diba? Oo. Lahat naman ng mga nagdaang administrasyon. Kaya hindi nga, naman gusto ng gera. Kaya nga, dinadaan natin dun sa diplomasya. Yes. Diplomatic protest. Puro oo. Protest lang. Oo. Mano ba naman, diba? Sa atin lang, partner, mano ba naman? Eh, katapang-tapang ni dating Pangulong Duterte. Ang tapang-tapang niya. Mm-hmm. Mano ba naman kapag kakinanti tayo ng China? Huwag tayo basta lang oo. Pwede naman tayo mag-file ng protest na hindi mm-hmm. naman hahantong sa gera. Oo. Wala naman. May gusto ng gera eh, di ba? Mm-hmm. Kaya wag ipasok sa utak natin na yung ginagawa ngayon ni PBBM. Para bang, bahala siya. Try niya. Mm-hmm. I-try niya. Tignan natin kung ano mangyayari. Mm-hmm. May ganun eh. May ano eh, parang... ang dating cywar na para bang do it, bawala kayo kung ano mangyayari. Mm.
may pananakot din. May kasamang pananakot na rin. Oo. Kasi may tunang sa kanya, meron maaari ba magkaroon ng bloodshed? Sabi niya, hindi ko sinasabi magkakaroon ng bloodshed, pero try nyo. Mm-mm. Alam mo yung effect noon, partner? Mm-mm. Pag ikaw ay talagang bahagang butot mo, iisip ka lang, baka magkagera. Well, baka siguro din, partner, ang iniisip niya ang posibleng magiging kahinatnan. So, kaya nga sabi mo nga niya, ginawa niya yung ganong agreement para sa kapayapaan, for peace, dyan pero, sa West Philippine Sea. Pero partner, ito lang sa akin. Walang mangyayaring, partner, gulo. Oh. Kasi yun nga, papunta na doon sa issue na hindi talaga tayo pahanda sa ngayon. Oo nga, partner. Pag humantong sa ganong klaseng sitwasyon. Eh di dapat, nung naglagay ng ng boya, wala din tayong ginawa. Oo. Kasi tingin ko, kung yung boya na hinarang ng China, ang presidente natin, si Pangulong Duterte, hindi niya tatanggalin yun. Oo. Kasi pag may tinanggal, baka magkagera. Oo. Ganun yung utak niya. Mm-hmm. So, partner, being the president, still ito sasabihin ko pa rin, hindi ako sa nagmamatapang, partner. Mm-hmm. But we're talking of our own sovereign rights. Mm-hmm. So kapag lagi tayong oo lang ng oo, at hindi tayo magpaprotesta, at hindi tayo aangal, partner, ano mangyayari sa atin? Di kakainin mm-hmm. tayong buong-buo nito. Mm-hmm. Intimidated tayo lagi. So ano pang mukhang ihaharap mo sa mga anak mo na, mama, ba't di mo pinaglaban to? Ba't di nyo pinaglaban to? Mm-mm. Yun ang kaduwagan, partner. Diba? Yun ang kaduwagan. Hindi naman ibig sabihin na magpaprotesta ka, gira na habol mo. At kapag ka ikaw ay hindi ka nagprotesta, partner, anong ibig sabihin nun? Mm-mm. It's either kakampi ka talaga ng ibang bansa o may nakukuha kang kapalit. Diba? Well, hindi natin alam. Hindi ko sinasabing may nakuha sila. Oo. Diba? Kasi kanya-kanyang, bawat administrasyon may kanya-kanyang estratehiya, partner. Sa kung paano re-resolbahin itong problema sa West Philippine Sea. Dahil nandyan yung kanilang pangako sa taong bayan. Isa ito sa kanilang ipinangako na kanilang hahanapan ng solusyon ang problema dyan sa territorial dispute. Okay? Mm-mm. Saka ito pa, partner. Okay. Sabi niya pumasok siya sa deal. Mami mm-hmm. siya. Oo. Tapos, aaminin niya sa press conference niya, mga ka-UB, na hindi nga niya daw alam kung saan yung ayungin siyol. Mm-hmm. So, ano to? Pikit mata? O ka? Hindi mo pala alam kung ano yung ayungin siyol? Ito pa tingin ko, partner. Paki mga ka-UB, ha? Ang pag-analyze ko kasi ganito, ang sabi niya, ito yung mga words na ginamit niya. Kung nagawa yan, di sana parang umandar na, naalis na dyan. Ha, ka-UB, tanda niya, yun yung words na ginamit niya. Kung naayos yan, ibig sabihin din niya inayos. Kasi kung naayos yan, maaari nakatakbo na yan, nawala na dyan o natanggal na. Uh-huh. Okay. Hindi ko alam kung alam niya ba talaga yung sinasabi niya. Partner, di ba nga sabi nga nung panahon ni Pangulong Erat Estrada, intentional itong, parang binangga sa bahura. Parang talagang sinadya na dyan mag-stay kasi para yung teritoryo natin, yung sovereign rights natin, mapangalagaan. Di ba? Kasi nung panahon ni dating Pangulong Gloria, nagkakaalaman na kung saan yung may mga oil. Mm-hmm. Kasi nagkaroon ng joint exploration ng oil . Oo, tama. Diba? So talagang sinadlock dyan. Mm-mm. Intentional. Sabi ni Joy, isinadsad. Yun, isinadsad. Oo. Isinadsad dyan talaga, intentional. So, talagang lumalabas, hindi alam ni Pangulong Duterte yung ayungin siyol. Oo. At mukhang hindi niya rin alam ano ang sitwasyon talaga ng BRP Sierra Madre. Kasi sabi nga niya, dapat naayos na yan, natanggal na. Eh, hindi nga siya tatanggalin . Kaya nga dyan sinadsad. Para manatili dyan. Kaya nga hanggang ngayon, nandyan pa rin siya. Oo. Sa bahura na yan. Oo. Diba? So, for you as a president, hindi mo alam yung ayungin siya at inamin mo, ano yung pinasok mong deal? Diba ano to? Oo lang ng oo? Diba? Tapos ngayon,
galit na galit siya kay Justice Carpio. Ha? Alam mo, piniay niya si Justice Carpio, partner. Mm-mm. Diba? Tapos para bang walang alam itong si Carpio sa totoo kasi hindi naman daw naging presidente. Itandaan natin mga kayubi, dati pang naghahamon o nagkaroon na yata ng hamunan ng debate between President Duterte and Justice Carpio about West Philippine Sea. Mm-hmm. Inayawan ni ano eh. Tumanggi si ano eh, si dating Pangulong Duterte. Mm-mm. Ano, sinong gusto niya isabak? Si Attorney Harry Roque. Ay, teka lang. Diba? Hindi naman pwede yun. Presidente at justice pwede. Pero lawyer saka justice ay hindi pantay. Oo. Hindi pantay. Siguro ang sinasabi ni dating Pangulong Duterte hindi alam ni former justice Carpio partner sa yung mismong sitwasyon ng isang pangulo sa kung paano siya aayusin, paano niya partner maayos itong problema ng West Philippine Sea. Okay, alam mo yung responsibilidad na dala-dala. Okay? Partner, naging justice naman si Justice Carpio. Oo. Parang hindi naman yata siya, hindi naman siya tang GA. Diba? Dala-dala. Parang hindi niya malaman ang maging isang leader. Oo. Diba? Ang sa akin lang, partner, gaslighting lang to. Para bang, ako may alam. Ako presidente. Oo. Ikaw may alam. Pero ito yung nangyari, I mean, ito nangyari ngayon, Yung mismong sitwasyon na daladala niya yung responsibilidad. Siguro yun ang tinutukoy ni dating Pangulong Duterte. Yung nandun na sa sitwasyon na hawak-hawak mo na ngayon yung position as president at wala ka nang magagawa kung hindi partner. Okay, mag-isip ka because that's part of your partner. Mm. Okay, responsibilidad. Ang problema, paano siya mag-iisip? Oh. Kundi nga niya alam kung saan yung ayungin Shul. Oh. At hindi niya rin alam kung ano sitwasyon ng BRP Sierra Madre. Oh. Balak pa niya paggagawa nga at takatanggalin. So, definitely, mukhang hindi niya alam yung sitwasyon. Okay. And din ang ano ko dyan, partner, yung tanong ko. Mm. Oo. Bakit dinadaan lang sa mabuting usapan? Diba? Oo. At kung hindi pa ito binanggit ni Attorney Harry Roque, hindi pa malalaman ng taumbayan na may ganong klase palang deal, partner. Oo. Diba? Na ipinasok, diba, ng ating Pangulo noon sa China na itong usapin ay napaka-sensitive. Hmm. Ang pinag-uusapan nito ay tungkol sa teritoryo natin. Hmm. Diba? At hindi yan sinabi sa taong bayan. Bakit ngayon lang? I don't know, ha? Kasi sinasabi naman niya, ako mismo, in-interview ko si Attorney Harry Roque nung mga nakaraang araw, partner, at sinabi niya, ito daw ay binanggit. Binanggit sa mga gabinete. Binanggit. Sabi ko parang wala kasi nasa media tayo, sana na nakita natin kahit, partner, itatype mo sa to. Mm. Walang lumalabas about the gentleman's agreement dati na balita. Mm. Kundi ngayon lang. Mm. Ngayon lang ito pinag-usapan. Mm. Oh. Sa partner, ito lang. At the time, ito lang sa atin, ha? At the time na pangulo ba si Pinoy? Si Pinoy, partner? Oo. Ano ang sitwasyon sa BRP Sierra Madre? Nakukumpuni ba siya kahit papano? Oo. Dapat malaman natin yon. Okay? Kasi kung papasok si Pangulong Duterte sa status quo, diba? Di dapat kung ano yung nangyayari noong sitwasyon na yon bago nagkaroon ng status quo agreement, ginagawa nyo pa rin. Kasi kung panahon ni Pinoy ay ginagawa siya paunti-unti, hindi tayo pwede mapigilan. Oo. Dahil ginagawaan, kasi kung nakipag-usap pa niya, wala kami alam at yun ang status ko. Di ano yung status ko? Di ginagawa siya paunti-unti, di hindi siya pwede pigilan. Mm-mm. When in fact, sa totoo lang, partner, kung di naman siya nakipag-deal, wala man talagang pakialaman China dyan sa ayungin shoulder atin. Parte yan na exclusive economic zone. Siguro ang tama po na tanong, makahabay, no? Dito po kay Digong, magkano ang agreement? Siguro yan ang tamang tanong, makahabayan, kasi nga siyempre bakit nila sinikrito yan? Bakit hindi lang ginawa noon nung nakausap na po si Xi Jinping, makahabayan, tsaka si FPRD? So nung pag-uwi niya sa Pilipinas, bakit hindi po yan binodcast? Or bakit niya hindi niya po sinabi po in public, makahabayan, na ito po ang aming nakapagkusundoan po ng taga-China, bibigyan tayo dito ng mga resources ng taga-China, papaunla rin po ang Pilipinas,
or baka ang papaunla rin ang kanyang bulsa, makabayan. Kaya handang-handa siya na ibibinta po yung ating teritoryo dyan sa West Philippine Sea, kasi nga marami po dyang mga OS, makabayan. Diba sinabi po ni Atty. Claire, nagkaroon kasi dyan ng joint exploration. Kaya nga nalaman dito na marami pong oil dyan sa, ano, sa West Philippine Sea, at nalaman rin po yan ng taga-China, kaya talagang handang-handa sila ito na ano po, propetiktahan po or nanakawin ng taga-China ang sa may Ayungin Shore or sa may West Philippine Sea, makabayan. Dahil po yan sa OL kasi. So ang tanong dito, magkano ang agreement, makabayan? Di ba? So anyways, makabayan, so any suggestion, reaction, or mga opinions ninyo dito po sa ating mga topics na ipinipakita po ni Sir Ivan ngayong araw, please feel free to comment dyan sa baba. At saka babasahin ko niyan mamaya ni Sir Ivan, okay? So anyways, yan po ang ating mga nakalap ng mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion nito, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Dear God, nais ko po munang magpasalamat sa lahat ng mga biyayang ipinagkaloob mo sa akin. Lumuluhod po ako upang magmakaawa na patawarin mo ang aking mga kasalanan. Ang buhay ko ay sa iyo. Ibinigay ko ang lahat sa iyo. Naway linisin mo ang aking isip at kaluluwa at hilumin ang aking kirot. Nakikiusap din po ako na bantayan mo ang aking pamilya at mga kaibigan. Pinasasalamatan at pinupuri po kita. Sa ngala ng ating Panginoong Hesukristo, Amen. So maraming salamat, mga kababayan, and I hope to see you again on my next video.